Alam nyo ba na sobrang dali lang gumawa nitong napakasarap na hardinera, sakto nga malapit na ang Pasko. Pwedeng-pwede nyo itong idagdag sa inyong ihahanda. At pwedeng-pwede nyo rin itong pangbenta ha, kaya naman tapusin nyo itong video na ito para malaman nyo kung paano ito gawin. Una, i-ready muna natin lahat ng ating mga gagamiting sangkap. So kailangan natin dyan ng isang pirasong sibuyas, yung medyo malaki. Pagkatapos ay 5 pirasong bawang, so yung gagayatin lang siya natin ng pino. Pagkatapos ay kailangan din natin dito ng isang karot. So naghiwa ako dyan ng 3 bilog para pandesign natin yun. At pagkatapos yung iba naman ay ginayat ko lang din siya ng maliliit. At pagkatapos ay kailangan din natin dito ng 5 hotdog. So gagayatin nyo lang din siya ng maliliit. At kapag okay na ay mag-isa na tayo dito ng bawang at sibuyas. At pagkatapos ay nilagay ko na rin yung pork giniling, kalahating kilo nga pala yan. Papabrownin lang natin yan hanggang sa mawala yung tubig at mag-isa na siya sa sarili niyang mantika. At kapag okay na yan, lagyan na natin dito ng pampalasa. So naglagay lang ako dyan ng kaunting asin, paminta at saka seasoning. Pagkatapos ay 1 kutsara ng oyster sauce, 2 kutsara ng tomato sauce. Tapos ayan, halu-haluin lang natin ng maigi. Lahat ng mga ingredients na ginamit ko dito ay lalagay ko na lang sa description box o kaya naman ay sa comment section. Screenshot nyo na lang. Nilagay ko na nga rin pala yung carrots at saka yung hotdog na ginayat natin kanina, tapos ilulutuin lang natin ito. Kapag luto na yung carrots at saka yung hotdog, ilalagay naman natin dito yung green peas. So malambot naman na yan, kaya hindi natin siya masyadong lulutuin pa. So ayan, haluluin lang natin. Pagkatapos ay papalamigin lang muna natin ito at then set aside. So malamig na yung ating niluto kanina, ngayon naman ay naglagay na ako dito ng 5 perasong itlog. So wag na wag nyo siyang lalagyan ng itlog kapag mainit pa, dapat ay malamig talaga siya. Tapos ay haluin lang natin ito ng maigi, ngayon naman ay nagready na ako dito ng llanera na mayroong parchment paper. Kung wala kayo niyan ay pwede ang dahon ng saging. Naglagay na rin ako ng design dyan, so nilagyan ko siya ng pineapple slice. Kung wala kayo niyan ay pwede ang pineapple tidbits dahil mas mura yon. Pagkatapos ay naglagay na rin ako ng nilagang itlog at saka yung carrot sa may design at yung hot dog na rin. Pagkatapos ayan, isasali na natin yung giniling na karne na luto natin kanina. Sisiksikin lang natin siya para ma-compress at pagkatapos ay naglagay na rin ako dito ng foil para pag in-steam natin ito ay hindi siya matuluan ng tubig. Sa kalahating kilong giniling ay napuno ko yung 3 large size ng llanera. Tapos ay nagpakulo na ako dito ng tubig, bali i-steam natin ito ng 30 to 45 minutes sa tamang apoy lamang. Akala ko nga dati sobrang hirap gawin ito pero napakadali lang din naman pala at na-curious talaga ako kung ang lasa nitong hardinera kasi madalas ko talaga itong napapanood lalo na kapag ganitong malapit na magpapasko. After 45 minutes ay ang ganito ng tsura niyan at okay na yan, luto na yan. First time ko nga lang ito lutuin pero tingnan niyo naman, mukhang na-perfect ko naman yung aking pagkagawa. Syempre bago niyo isalin sa plato ay kailangan palamigin niyo muna. Kaya naman kung nag-iisip ka ng panghanda ngayon darating na Pasko at bagong taon ay dagdag mo na sa listahan mo itong hardinera dahil napakadali lang naman niya gawin at mukhang once a year mo lang 'to matitikman. Natin yung ginawa ko na hardinera. O tingnan niyo naman. Sobrang saya ko, first time ko lang makagawa pero tingnan niyo naman, na-perfect ko na. Syempre titikman natin 'yan. Lalagyan natin ng ketchup. Ito. Ano naman? Ah, ang sarap. Parang lasang embutido. Ang sarap. Ang sarap sa ketchup. Sobrang sarap niya. Ang sarap. Uulitin ko ito sa Pasko.